Samantala, dumepensa ang PNP San Juan sa hostage-taking crisis na nauwi sa Prescott. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Atom Araulio. Stand with us. Stand for truth. Inabot ng 10 oras ang hostage-taking crisis sa Green Hills San Juan. Dumepensa naman ang PNP kung bakit pinayagang magpa-Prescott ang suspect. Nico Wahe has more. Matapos ibigay ang kanyang huling demand na Prescott para mailahad ang kanyang hinanakit at saloobin, nahuli matapos ang 10 oras na hostage taking si Alchi Paray, security guard ng Vira Mall sa Green Hills San Juan. Dinamba si Alchi mula sa likod habang hindi nakatingin. Ayon kay NCRPO Chief General De Bolsinas, kasama raw sa plano ang kanilang naging hakbang. Kasi ang baril niya is nasa kanan. Kung na-observan kayo, nasa kanan. Tactically, naghumahawak siya ng microphone sa kaliwa, so mabilis ang bunot kung i-rush up. Inihintay muna ng mga plainclothes namin, nalilipat sa kanan. Yung microphone bago siya ni-rush up. Gamay rin daw nila ang sitwasyon sakaling may di kanais-nais na hakbang ang hostage taker. So it's a judgment call. I'm confident that my snipers could take sa kanya headshot. Kung tutuusin, kaya naman daw sanang matapos ng mas maagang negosasyon. Nakuha rin naman daw kasi nila ang loob ni Paray sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga demands nito. Pero sinabi niya na may apat talagang granada. So nung nakita yung isa na iniwan sa kwarto, hinanap pa namin yung apat. So it takes us time to locate. No? Kaya pinabayaan mo na. Kasi ang next nga assessment, kung napansin niyo yun, may bag siya. Ang isip namin, baka nandoon yung granada sa bag niya. Pero ang tatlong granadang natitira na sinasabi ng hostage taker, kay Mito pala. Nakalagay ang mga kay Mitong ito sa kanyang bag. Nagbago yung perception nung inamin na niya publicly na isa lang talagang granada niya. Na niloloko lang kami. Which confirms na sinabi niya kay Mito yung iba. Which is nakita namin yung tatlong kay Mito. Wala naman daw ibang gusto si Paray kundi ang mapakinggan siya. Dumating kasi yung may-ari ng agency during this standoff at siguro naisip niya na baka para mahinahon tong mapahinahon si Alchi, offeran nga ng 1 million. At bagamat merong offer ng ganung kalaki, hindi naman niya tinanggap. Kumbaga hindi perang habol niya rito eh. Ang habol niya yung attention, habol niya pakinggan siya. Kaya yun ang binigay namin. Maalalang hinaing ni Paray ang umano'y pang-aapak sa kanya, pagtanggal sa kanyang trabaho, maging ang umano'y korupsyon sa mall. Sabi ni Mayor Francis Zamora, agad daw itong paiimbestigahan. Sa mga naunang report, sinabing hindi lisensyado si Alchi Paray, pero nilinaw ng kanyang security agency na rehistrado ito. Katunayan, valid ang kanyang lisensya hanggang 2021. Sa gitna naman ng mga nangyaring negosasyon, nandoon si Police Colonel Orlando Yebra na siyang naging hostage negotiator kasama si Mayor Zamora. Siya rin ang naging hostage negotiator sa hostage-taking incident sa isang tourist bus sa Maynila noong 2010. Kung ikukumpara raw ang sitwasyon noong 2010 at kahapon, una-una marami tayong natutunan from the past experiences natin. Maraming na-improve ng mga procedures natin in handling hostage situations. At number one nga dyan, yung unity of command, coordination ng PNP, ng local government at ng iba pang mga kasama natin in resolving that crisis. Dahil sa hindi magandang kinahinatnan ng hostage taking sa Maynila noong 2010, binuo ng Philippine National Police ang Hostage Negotiator's Handbook para mas magkaroon ng sistema ang pakikipagnegosasyon sa mga hostage taker. May ilang diagram na nakasaad sa handbook kung sino dapat ang bumubuo ng negotiating team. Pero ayon kay Colonel Yebra, those rules or book ay para lang maging guide sa mga gagawin natin. But yung mga minute details, yung mga specific, ay nasa call na yun ng commander. Sa kaso kahapon, maaga raw niyang nakagaangan ng loob si Paray, kaya nagkaroon ng maayos na pag-uusap. Unang-una pa lang nung makausap ko siya around 1 p.m. Kaya nung umpisa pa lang na nagkausap kami at narinig niya ang boses ko, nagkaroon na kami ng connection. Pwede natin ganun. Kaya nagtiwala siya agad sa akin. Kaya tingin ko nakuha ko ng loob niya. Sa ngayon, nakakulong na si Paray at mahaharap sa kasong illegal possession of firearms and explosives at taking a hostage. Nagnegatibo naman ang suspect sa ginawang drug test. Sa mga ganitong pagkakataon, una raw tinitimbang ang dami at halaga ng mga buhay na madadamay.
Kaya mas mabuti raw na matutong makipag-usap at makinig. Ako si Nico Wahe. I stand for truth. Hindi lang daw tour, kundi pati Philippine passport.